Magandang araw po. Welcome back po sa aking channel. Last time, ibinahagi ko kung paano ma-confirm na buntis ang aso at ano ang mga bawal at hindi bawal. Sa mga hindi pa nakapanood sa video ko na yon, ay maaari niyong panoorin ang video sa link na nasa description box sa video ko na ito. Ngayon, kung alam mo na na buntis ang iyong alaga, so next na concern natin ay kailan at paano ba malalaman na manganganak na ang aso. So mahalaga na malaman natin ito dahil kung hindi ay pwedeng makompromise ang inahin o mga tuta kung hindi nyo mababantayan. Sa kabilang dako naman, kung maaga naman masyado ang iyong pagbabantay ay ma-stress at mapuyat ka naman ng husto. Kaya kailan mo ba dapat bantayang maigi ang iyong buntis na alaga at ano ang mga sintomas na manganganak na ito sa loob ng 24 oras? At alamin natin kung ano ba ang mga nararapat gawin. So, iyan ang ibabahagi ko sa inyo sa video kong ito. Okay, so ang kabuuang pagbubuntis ng aso ay tumatagal lamang po ito ng 58 to 72 days, no, mula sa unang araw na inasawa ang babaeng aso. So, hindi po pare-pareho. May mga aso na maaga manganak, 58 days pa lang ay manganak na. Samantala, yung iba naman ay aabot pa ng 72 days. Karamihan ay nasa 63 to 64 days. So, dahil walang fixed na araw kung kailan talaga manganak ang aso, ay kailangan may paraan kayo para mabantayan nyo ito. Yung pagbabantay na hindi ka naman mapupuyat gabi-gabi, ano? So lalo pa at sa gabi pa naman madalas nanganganak ang mga aso. Kasi kung mangyari na sa pang 72 days pa manganak ang iyong alaga, hindi sobrang laki na ng eyebag mo noon, kakabantay sa iyong alaga. Swerte mo kung 58 days lang ay manganak na kagad. Pero paano kung hindi? So ano po ba ang dapat gawin? Pagdating ng 56 days ng pagbubuntis ng iyong alaga, ay dito lagi nyo na imumonitor ang body temperature, no? So bibili po kayo ng rectal thermometer. So marami namang mapagbilhan ng ganito. Ang normal body temperature ng buntis na aso ay magre-range po ito from 38 to 39.5 degrees Celsius. So ang technique ay i-check nyo ang body temperature ng iyong alaga isang beses sa umaga at isang beses sa gabi, no? Simula 56 days from the first stud. Ngayon, kapag biglang bumaba ang body temperature ng 37.5, ang gawin nyo ay i-double check nyo po ito muli after 4 hours, no? At kapag ganun pa rin ang temperature o mas mababa pa sa 37.5 degrees, then ayun, dito na kayo magsimula na magbantay maigi at makatwira na magpuyat. Bantayan nyo na dahil anytime ay maglabor na po yan sa loob ng 24 oras. So, babantayan nyo yung mga sintomas katulad ng hingal ng hingal ang aso. Kahit malamig naman sana ang pwesto niya, no? So, hindi mapakali ang aso, parang laging natatay o naihi. Okay, so makikitaan nyo ng vaginal discharges na minsan may kasamang dugo. O minsan, hindi nyo makitaan ng vaginal discharges dahil laging dinidilaan ng aso ang kanyang puwerta. And finally, makikita nyo na ang abdominal contraction o ito yung paghilab sa tiyan, no? So kapag meron ng mga ganitong sintomas, more or less 30 minutes na lang ang hihintayin dito at maglabas na ang inahin, supposed to be, ng unang tuta. So ganun lang. At least hindi na masyadong mahaba o stressful ang inyong pagbabantay dahil doon nyo lang babantayan kapag bumaba na ang body temperature. Okay, so maliban nito, ano pa ba ang ibang mga nararapat na gawin kapag malapit na manganak ang aso? Okay, so bukod sa pagmumonitor sa body temp, no, so dapat meron na rin kayong nakahanda na pwesto na komportable ang iyong manganak na alaga. Kung meron kayong whelping box, so mas mabuti yan. Pero kung wala, so at least may pwesto na tahimik dapat at isolated sa ibang aso. At maliban sa mga ito, ang suggestion ko, kapag nasa due date na ang aso, as much as possible ay huwag nyo na ilipat-lipat o dalhin sa ibang lugar ang buntis na aso, ano?
like dadalhin nyo sa clinic para ipaboard, para doon manganak, mas lalo po matagal ang panganganak ng iyong aso actually kung i-deviate nyo ang nakasanayan na environment ng buntis na aso. Kung gusto nyo sa vet clinic paanakin ay dalhin nyo na lang kapag may sintomas na talaga na nagli-labor na yung iyong aso. Mahalaga na meron na kayong nakatagong contact number o alam na vet clinic na mahingian ninyo ng payo o mapagdalhan nyo just in case na magkaroon ng problema sa panganganak ng iyong alaga. Okay, so ayun, ganun lang naman ano, ang importante niyong tandaan kapag malapit na manganak ang iyong alaga, no? So, summary, one is body temperature monitoring. Pangalawa, prepare whelping box or whelping area. Pangatlo, huwag nyo na i-deviate ang nakasanayang lugar. At panghuli, dapat meron na kayong alam na clinic na mahingian ng payo o mapagdalhan nyo in case of emergency. Okay, so I hope may natutunan muli kayo sa video kong ito. Hanggang sa muli, salamat sa inyong oras at panonood. Have a nice day.